Naniniwala ba kayo sa mga pampaswerte? Kung oo, ang ating pag-uusapan ngayon ang mga bagay na dapat mong ilagay sa iyong wallet upang maakit ang pera. At kung ano-ano mga bagay na ito, ating alamin kay Juan. Ang pera ay dumarating sa mga nakakaalam kung paano ito maakit. Kung minsan, ang kailangan lang ay malaman ang mga bagay na dapat itago sa iyong pitaka upang maakit mo ang pera. Ngayon, ating alamin ang mga listahan ng mga bagay na dapat mapanatili sa isang pitaka upang maakit ang pera. Mga pilak na bariya. Ang isang pilak na bariya sa pitaka ay maaring makabuo ng swerte sa higit pa sa isang paraan. Una, ang pilak ay pera. Kaagapay ng ginto, nagsisilbi itong sangkatauhan sa libu-libong taon. Nabuhay nito ang mga lipunan, sibilisasyon, kaharian, imperyo at republika. Ang pangalawang dahilan na dapat ang nasa iyong pitaka ay pilak na isang metal. Sa mga tuwid, ito ay kumakatawan sa elemento ng metal sa feng shui ecosystem na nauugnay sa kaliwanagan, pagiging tumpak at pagiging bago. Ito rin ay simbolo ng kasaganaan, kayamanan, pati na rin ang hilig sa pag-iipon. Parehong umaakit ng mas maraming pera at isang representasyon ng elemento ng metal. Ang pilak ang pinaniniwala ang nasa isa sa mga bagay na dapat itago sa iyong pitaka para sa magandang kapalaran. Ang sunod, mga perang papel. Ang mga banknotes ay may parehong epekto sa iyong pitaka gaya ng pilak ng mga bariya. Inilalagay sa pitaka ang pera upang makaakit ng mas maraming pera. Ngayon pa man, dapat mong tiyakin na ang mga perang papel ay bago at hindi lukot-lukot. Mas mataas na halaga ng denominasyon ay mas mahusay. Ngayon pa man, may paniniwala din ang pagkakaroon ng $108 na itinago sa hiwalay na compartment ng iyong pitaka ay umaakit ng mas positibong enerhiya at kasaganaan. Malinaw na ang mga banknotes ay isa sa mga bagay na dapat itago sa iyong wallet upang maakit ang pera. Sunod, mga high account balance na debit card. Ang mga debit card na pinondohan mula sa mga account sa bangko na may mataas na balanse ay mahusay sa pag-akit ng diwa ng pag-iipon. Batay sa law of attraction, kinakatawan nila o nagbibigay ng enerhiya na nakakaakit ng mas maraming pera sa iyong sarili. Ang mga aktibong membership card sa mga eksklusibong member club ay mahusay din bilang kinatawan ng kaunlaran, tagumpay at paglaki. Ang mga high balance back debit card ay mas lalong kailangan para alisin ang mga credit card na maaring dala mo sa iyong pitaka. Sunod, mga putil ng bigas. Ang pinaka makabuluhang bahagi ng population ng tao ay nakasilalay sa bigas. Bilang isang pangunahing pagkain, ito ay kumakatawan sa isang magandang buhay at kasaganaan. Pinaniniwalaan din na mababawasan ang pagiging mapusok sa paggastos ng pera. Hinihikayat na dapat mayroong kang 21 na piraso o butil ng bigas bilang bahagi ng mga bagay na dapat itago sa iyong pitaka upang maakit mo ang pera. Maari mong baguhin ang mga butil ng bigas palagi upang makaakit ng sariwang enerhiya. Sunod, pepper leaf. Ang punong pepper ay kilala na mayroong nakakapagpagaling na kapangyarihan at makakapagpagaling ng maraming karamdaman. Mayroon din itong mga kapangyarihang espiritual. Sa ilalim nito ay natanggap ni Gautama Buddha ang spiritual na enlightenment. Ang pagdala ng isang piraso nito sa iyong pitaka ay maaaring makaakit ng swerte, abundance at prosperidad. Ang isa pang bagay na pwede mong ilagay sa iyong wallet ang ugat ng lotus or camel gata. Ito ay isa pang sagradong halaman na may kapangyarihang paggamot at ginagamit upang pagalingin ang iba't ibang uri ng karamdaman. Ang mga nuts na ginawa nito ay ginagamit bilang bahagi ng mga sangkap ng pagluluto. Ang pagtatago ng mga parte ng mga ugat ng halaman nito ay maaaring makaakit ng magandang kapalaran. Mapipigilan din ito ang mga kasawian at parehong mga settings ng negosyo, pamilya at personal. Sunod, mga seashells. Maraming mga sibilisasyon at lipunan ang gumagamit ng mga seashells bilang isang form ng pera. Sa ilang bahagi ng mundo, ang mga seashells ay itinuturing pa rin na mahalaga
at naglalaman ng mga espiritual na kapangyarihan. Naniniwalang sila na mapapawi nito ang stress at magbibigay ng isang mahusay na kakayahan sa paggawa ng desisyon. Mapahusay ang intuition, mapabuti ang sensitivity, imahinasyon at kakayahang umangkop. Gomti Chakra. Ito ay isa pang items na listahan ng mga bagay na dapat itago sa iyong pitaka upang maakit ang pera. Ito ay isang magandang shell sa mga snails na matatagpuan sa ilang mga ilog sa subkontinente ng India. Ang pagdadala nito ng isa sa iyong pitaka ay maaaring magsulong ng magandang kalusugan, kaligayahan at yaman. Maaari rin itong magbigay sa iyo ng tagumpay sa negosyo, trabaho at pamilya. Sea salt. Maaari kang makaakit ng pera gamit ang asin, ngunit dapat ito ay sea salt. Kumuha ka ng konting kurot ng asin at balutin ito sa nylon paper at itago ito sa isang compartment ng pitaka. Ang asin ay kilala upang sumipsip ng negatibong enerhiya na maaaring nasa iyong wallet. Para sa mas mataas na potensyal at mas mahusay na pagkakataon sa pag-akit ng pera gamit ng asin, dapat mong ilagay ito sa iyong pitaka sa simula ng new moon. Ito ay dahil ang positibong enerhiya ay may ganap na potensyal habang papalapit ang buwan. Palitan kapag natunaw na. So yan lamang mga kahuan, ang mga dapat na ilagay sa ating wallet or pitaka kung gusto mong maakit ang pera or mapanatili ang cash sa iyong wallet. Subalit tandaan mo lamang ito. Ito ay mga gabay lamang. Kailangan mo pa rin ng pagsisika, magtrabaho ka at huwag kang tatamad-tamad. So paano yan mga kuwan? Sa susunod na video natin, sasabihin naman natin ang mga bagay na hindi mo dapat ilagay sa iyong wallet. Okay? See you on my next video!